goers na tumatambay hindi lang para magkape, kundi gumagawa rin ng ibang bagay like mag-aral, gumawa ng report sa trabaho, mag-review. Ikaw mismo, Kuya Kim, mahilig ka magkape at tumatambay ka rin sa mga coffee shop. Kikita ko yun eh. Alam mo, talagang hilig ko yan tumambay. At tawag namin dyan, tambay. Tambay. Tatambay ka kasama yung motor mo at iinom kayo ng kape at pag-uusapan mo yung ganda ng motor mo. Ah, alam ganun. Oo. Susan, iba-iba tayo ng diskarte. Merong mas nakafocus kahit maraming tao, mas nagiging productive. Yan ang kwentong inalam ni Katrina Son. Kapeng kape ka na ba o hindi kayang magsimula ang araw nang hindi nagkakape? Ang ilang kapihan na maganda ang disenyo at serbisyo, matagal daw ang aantayin bago makapwesto. Dahil ang ilan, ginagawa na raw itong opisina o tambayan ng ilang mag-aaral. Ano? Tara, kape! Studying outdoors ang sikreto sa pag-aaral ng legal management student na si Jay. Para sa kanya, mas nagiging focused siya sa pag-aaral kapag nasa labas ng dormitoryo. Kaya ang kanyang takbuhan, coffee shop. Nagsimula ako mag-aaral sa mga coffee shops ever since nagkaroon ng face-to-face classes. Mas prefer ko yung coffee shops kasi at least doon pwede ako magkaroon ng motivation to actually study dahil, you know, I'm spending my money. Sa pag-aaral sa mga coffee shop, at least nagkakaroon ka ng iba't ibang ambiance, ng iba't ibang vibes, depende sa kung saan ka pumupunta. Umaabot ng 3 hanggang 4 na oras si Jay sa coffee shop kapag nag-aaral. Hindi naman daw siya nakakaistorbo dahil bumibili siya ng maiinom at makakain. Depende sa coffee shop na pinupuntahan, pero on average, siguro masasabi ko na around 350 to 500 yung nagagastos ko sa pagpunta ko sa mga coffee shops kapag nag-aaral ako doon. Bilang estudyante, bukod sa gastos, sinusulit din niya ang pag-aaral sa napiling coffee shop. Ang isa sa mga pinaka-hinahanap ko talaga ay if malapit ito sa apartment or sa condo na pinagsistay ako. Sa cost na matinitignan ko kung worth it ba yung pagstay sa isang coffee shop, ang hinahanap ko talaga ay yung conducive para mag-aaral, in the sense na yung ambience ay okay lang naman, yung background noise ay okay lang naman para at least makafocus talaga ako sa pag-aaral. Dapat alam mo, nasa 4,153 registered coffee shops ang mayroon sa Pilipinas taong 2022 ayon sa Philippine Statistics Authority. At mahigit sa 1,000 rito ay matatagpuan sa Metro Manila. Ayon kay Dr. Manapat, ang pagtambay ng mga Pinoy sa coffee shop parehong nakatutulong sa mga customer at negosyante. Ang pros nun, yung tumatambay nun, usually, on the average, nagko-consume din sila ng service at saka produkto ng coffee shop. Ang cons nun, mas malaki yung fixed cost ng owner kasi ina-upgrade niya yung internet services niya. Ako kasi pag nag-aaral ako, gusto ko separate yung study station ko pati yung resting place ko. So kapag kasi sa dorm ako nag-aaral, nawawala ako sa focus kasi minsan inaantok ako kasi nga medyo accessible yung higaan. Dahil wala raw sapat na public library at workspaces sa bansa, kaya coffee shops daw ang nagiging alternatibong lugar ni Kairis. Simula naman na nag-boom yung mga coffee shops dito sa Pilipinas, yun na talaga yung branding nila at yun na din yung advertisement nila na gusto nilang ipakita sa mga customers nila. Para kay Dr. Carlos Manapat, maituturing naman na status symbol ang pagpunta sa mga kapihan para mag-aral at magtrabaho. Ang status symbol nito, maka-classify ka as middle class kasi nga hindi naman usually nagko-consume ang low-income earners ng ganitong klaseng branded coffee. And also, nagiging ano tayo, no? Nagiging leisure sa atin yung pagpunta sa ganitong mga klaseng establishments. Kino-consider ko rin yung mga ibang tao gusto din magstay doon sa coffee shop na pinagsustayan ko. Usually naman talaga, nag-purchase din ako ng isa pang drink or ng other pastry para lang ma-justify yung pagstay ko doon. Hindi basihan ang lugar para madagdagan ang kaalaman. Basta't porsigido sa pag-aaral at pagtatrabaho, magtatagumpay sa anumang larangan. Ako si Katrina Son at yan ang kwentong Dapat Alam Mo!